Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan, sa kapwa ko kabataan at sa mga minamahal po namin mga magulang. Kumusta po kayo? Umaasa po kami na kayo po ay nasa mabuting kalagayan po sa mga oras pong ito. Papurihan po natin ang Panginoon muli. Tayo po ay may pagkakataon muling mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya kung nasaan man po kayo ngayon, tayo po munang sumandaling maupo, magpahinga. At dahil po dyan, sa pagkakataon pong yan, inaanyayahan ko din po kayo na kunin po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sapagkat magsisimula na po tayo sa bagong aralin. Kahapon po ay napag-usapan po natin kung gaano po kahalaga ang banal na kasulatan. Kaya ako po mismo na inyong lingkod ay umaasa na ang banal na kasulatan po ngayon ay nagsisilbi na pong liwanag sa inyong landas at ilawan sa inyong mga paa. Mga minamahal ko mga kaibigan, marahil nagtatanong po kayo kung bakit maraming kahirapan. Kung bakit kahit anong gawin natin, dumarating yung mga pagsubok sa ating buhay. Bakit kailangan nating maghirap sa sanlibutang ito? May iba pa po kayang paraan? O natanong po ba natin yung ating sarili? Ano kaya ang dahilan ng mga paghihirap dito sa sanlibutan? Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon na may pinamagatang, why so much suffering? O bakit merong paghihirap? Naniniwala po tayo at naniniwala po tayong lahat na ang daigdig na ito, ang sanlibutan pong ito ay nilikha ng ating Diyos. Nilikha po niya ang daigdig kung atin pong babasahin ang aklat ng Genesis sa pamamagitan po ng kanyang salita at ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kapangyarihan. Ang sanlibutan pong ito ay perpekto at walang kasiraan. Nilikha niya po ng Panginoon na maganda, malalakas at mababait ang mga hayop. Sa himpapawid, meron din. Sa ilalim ng karagatan, ay makikita natin ang iba't ibang kulay ng mga isda. Nasadya naman pong nagpapaganda ng ating bahay kung meron po tayong malaking aquarium. Ano po, mapapansin po natin mga kapatid na talagang napakamahal na mga ito kung ito'y bibilhin. Pero mas maganda kung sila'y ating bibisitahin sa ilalim ng karagatan. So marami pong gumagawa niyan. Pero ito po'y isa sa mga nilikha o sa kadahilan ng makapangyarihan po ang ating Diyos sa langit. Mapapansin din po natin, ito, mabentang mabenta rin po ito. Hindi po sa nagbebenta ako, kundi dahil gusto kong iparating po sa inyo na maalala po natin kung paano ang nilikha ng Panginoon ay ubod ng ganda at sadyang nakakaakit po sa ating mga mata. Ang mga bulaklak sa parang na sadyang mga humahalimuyak na bango. At ito po ay kung ikaw ay binata at magbibigay ka sa iyong nililigawan ay sadyang magiging masaya. At kung kayo naman po ay naglalakad na buong pamilya sa parke, ay nandyan po ang mga lunti, ang puno na nakapagbibigay po sa atin ng fresko at ng mga bagay na sadyang kakaaliwan po natin bilang isang pamilya. Nandyan po ang mga magaganda muling bulaklak sa parang, ang asul na kalangitan, ang freskong paligid, ay sadya naman pong yan po ay nilikha ng Panginoon para po sa ikaliligaya ng bawat tao. Pero mga minamahal ko po mga kaibigan, mga kagaya ko rin pong kabataan, pansinin po natin, bakit ganito na ang nangyari sa ating paligid? Ang dating magagandang dagat, magagandang ilog, ay ngayon ay parang mistulang basurahan na. Punong-puno ng mga plastik, mga lata, at ng kung ano-anong mga dumi na sadyang nasisira ang nilikha na perpekto ng Diyos. Mismo ang himpapawid, mga minamahal kong mga kaibigan, ay punong-puno na ng pulsyon na dati wala po tayong nararanasan kahit na anong disease, kahit na anong mga suliranin na binibigay po ng kapaligiran, mga bagyo, mga unos na dumarating sa ating buhay, ay ito po'y dahil po sa ating kalapastanganan sa nilikha ng Panginoon na sana po ay naging pagpapala lamang po sa atin. Naandyan po, makikita po natin at sa iba't ibang dako ay may magkakagutom at magkakaroon po ng salot. Hindi po natin minsan maintindihan. Alam niyo mga minamahal ko pong mga kaibigan, kayo po ay mapalad kung sa isang araw po kayo po ay kumakain ng tatlo. At minsan ay talagang mas marami pa, napapanisan pa po tayo ng pagkain. Pero isipin po natin, sa ibang parte po ng mundo, meron pong mga tao na hindi po kumakain. Alam niyo po, sa lugar na ito, ang mga taong ito ay mismong lupa na po ang kanilang niluluto para po sila ay meron pang makain. Kaya pasalamatan po natin ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit nga po ba kailangan o bakit natin nararanasan ang ganitong mga bagay sa ating buhay? Ayon po sa statistic, samantalang tayo naman po ay Tagalog,
Sabi po dito, 22 milyong Pilipino ay merong sakit na tuberculosis. At meron din pong mga tahanan na makikita natin sadyang parang imbaka na po ng basurahan. Sapagkat ang sabi rin po sa statistic, 33% ng mga Pilipino o ng mga tao sa buong mundo ay wala pong maayos na tirahan. Ang ilan po ngayon sa mga kabataan ay ano po? Hindi po nag-aaral sa paaralan. Sila po ay napipilitan sa lumang edad ay magtrabaho para merong itutustos ang kanilang pamilya. Sa kadahilanan ng kanilang mga magulang ay wala pong trabaho, kaya po itong mga maliliit na kabataang ito ay natututo na pong magtrabaho. 16% po ang mga nagugutom. At meron po tayong 34% na malnourished o walang tamang nutrisyon sa kanilang mga katawan. Kaya minsan, mga minamahal kong mga kaibigan, nakakalungkot isipin kung tayo po ipupunta sa mga lungsod, syudad, ay naroon po yung mga mahal po nating kapwa na nandoon na po natutulog, nagluluto o nagmistulang tahanan na po nila ang lansangan. At minsan dumarating po sa ating buhay na nakakaranas po tayo hanggang sa umabot na po tayo sa kamatayan. Mga minamahal kong mga kaibigan, minsan po ba natatanong na natin sa hirap po ng ating nararanasan? Ayon nga sa isang awitin na, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Isang awitin na tanong kung dahil nasan ba ang Diyos sa mga oras na ito? Minsan tinatanong po natin ang ating sarili, ako ba ay mahal pa ng Diyos? Bakit kailangan kong maranasan ito? Kaya ang tanong, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Muli po, inaanyayahan ko po kayo na bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y sumandaling yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga oras pong ito. Muli, kami po ay inyong binigyan ng buhay, lakas, at muli may pagkakataon po kaming mag-aral ng banal na kasulatan. Kaya ako po'y dumadalangin kasama po ng aking mga kaibigan, kapwa ko kabataan na makakapanood o nagsisipagpanood ng video presentation na ito. Himukin po kami ng banal na espiritu, mismo kayo Ama diyan sa langit, na kami po ay kunin po namin ang banal na aklat. At kung kami man po ay may mga electronic Bible sa aming mga gadget, maging kasangkapan po ito upang kami po ay magkaroon ng oras upang pag-aralan po ang inyong mga salita. Maraming salamat po sa gabay at pagdinig ng aming dalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang tanong po ulit, bakit nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito? Buksan po natin sa aklat po ni Propeta Isaiah. Ang kapitulo po ay 24, ang talata po ay 5. Atin pong basahin. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Sa talata pong ito, inumpisahan po natin na ipinaliwanag po sa atin ni Propeta Isaiah sa kanyang sulat na ang lupa daw po ay nadumihan sa ilalim. Sino po yung mga nasa ilalim? Yung mga tao po, tayo po, na sadyang nakikinabang sa lahat po ng natural resources kung saan ito po inilikha ng Panginoon para po sa kapakinabangan ng mga mahal niyang tao. At ang sabi doon, sapagkat atin daw pong sinalangsang ang kautusan ng Diyos. Tayo po'y naging tagapag-ingat ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Ngunit ang ginawa po natin ay kilalang bahala po natin ito at ginamit po natin ito para sa sarili po nating kapakanan at sinira po natin ang kanyang tipan sa atin bilang tao. Pero ang tanong, mga minamahal kong mga kaibigan, kanino ba nagsimula ang lahat ng kasalanan? Misa nagtatanong po tayo, kasalanan mo yan eh. Hindi, kasalanan niya. Para walang away, kasalanan na lang nating lahat. Pero ang isang katanungan po, kanino ba nagmula ang kasalanan? Balikan po natin ang aklat ni Propeta Isaiah. Dito po sa Isaiah o Isaias, 14, ang talata po ay 12 hanggang 14. Umpisahan po natin sa 12.
ano at nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? Mapapansin po natin dito, ang talata pong ito, wala pong iba, tinutukoy po nito ang tala sa langit o nahulog mula sa langit ay walang iba kundi si Lucifer. Si Lucifer po ay ang pinakamataas na ranggo sa lahat po ng mga anghel kung ating pong pag-aaralan ng malalim. Siya po, kinasasakupan niya, kumbaga siya yung chief of commander of all of angels o ng lahat ng mga anghel sa langit. Siya po ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Taglay niya po ang mga mamahaling bato at siya'y kumikinang sa pamamagitan po ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po ang pangalang Lucifer, ito po ay hango sa salitang Latin na lux, ibig sabihin po nito ay liwanag or light, o ferro or bearer. Kaya ito po ay naging Lucifer. Dito po ito nagmula, hango po ito sa salitang Latin. Ano ang nais na mangyari ni Lucifer? Ano po? Ano ang kanyang nais mangyari? Siya po ay perpekto na, pansinin po natin yan. Wala na siyang dapat panghanapin pa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ito po yung nais ni Lucifer, mga minamahal po namin mga kaibigan. Isang nilalang ng Diyos na ang tungkulin ay maglingkod sa Diyos at wala ng iba. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili, sa kanyang kagandahang lubos, ay kanyang itanaas ang kanyang sarili at nais niya pong gawin ay maging kagaya o maging mataas. At gusto niyang iluklok ang kanyang sarili kagaya ng itaas ng bituin ng Diyos. At ang sabi niya, ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sa 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaas-taasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nakakalungkot po ba o nakakahanga ang katapangan itong ni Lucifer? Sa kadahilanan na siya'y pinagkalooban ng Diyos ng perpektong itsura at itong si Lucifer ay talaga namang napakaganda, nakita niya ang kanyang sarili pero hindi niya nakita o nakalimutan niya kung gaano kaluwalhati na ang Ama ay nakagawa ng kagaya niya. Ano po? Ano ang naging resulta ng kagustuhan ni Lucifer na maging kagaya ng Diyos? Buksan po natin ang ating aklat sa aklat ng Revelation, Pahayag o Apokalipsis, kung ano man pong translation ng ating Biblia. Atin pong buksan sa Revelation 12, o huling aklat po ng Biblia sa Bagong Tipan. Revelation 12, chapter 12, ang talata po nito ay 7, 9 at 12. Kapitulo 12, 7, 9 at 12. Sa 7 po, ikapito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. Sa prophetic po, sa propesiya, ito po'y prophetic symbol pag sinabi po nating dragon, ito po'y malimit na tumutukoy walang iba kundi kay Lucifer o kay Satanas. At sa talata pong ito, ang dragon daw po ay nakipagbaka kasama ang kaniyang mga anghel. Nangangahulugan po mga kaibigan na si Lucifer po, kung babalikan po natin itong isang slide, dito sa nauna po nating slide, ito po'y illustration kung paanong si Lucifer po ay pinaunawa niya sa ibang mga anghel, tinukso niya mga ito na, ang Diyos ay hindi dapat nating sambahin, maaaring tayo'y maging kagaya niya, maaaring tayo po, at ang sabi ni Lucifer, maaaring tayong mga anghel ay hindi na natin kailangang sumamba sa Diyos sapagkat tayo ay perpekto na. At ilan po? Isa, tatlo o makatatlo or one-third ng mga anghel sa sanlangitan ay napasunod ni Lucifer. Kaya nung magkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel na nasa tabi o nasa kalagayan ng mga kabutihan at itong dragon na si Satanas na tinatawag din nating Lucifer bago siya naging Satanas, kasama ng kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa sankalangitan. Sa talatang 8, at hindi sila nanganalo, sila Lucifer o si Satanas ay hindi nanalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit
at inihagis ang malaking dragon o ang tinatawag nating Satanas o si Lucifer, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sa 12, kaya mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kakaunting panahon na lamang mayroon siya. Saan po hinagis si Lucifer kasama ng kanyang mga anghel? Wala pong iba kundi sa daigdig kung nasaan naninirahan ang tao, si Eva at si Adan. Ang creation ng Panginoon, ang nilalang ng Panginoon o ang ating mga magulang na nilalang na perpekto, walang kasiraan at walang dapat gawin kundi pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ang mag-asawang ito ay nabubuhay na may pagmamahalang kasama ang Diyos. Ang mag-asawang ito ay merong kaluwalhatian, perpekto at hindi kailanman mamamatay sapagkat sila'y nilikha ng Diyos na perpekto at walang kasalanan. Ano po ang nangyari matapos ng si Satanas ay nandito sa sanlibutan? Ang sabi po dito, Genesis 3:1-5, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang, nalilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae kay Eva, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Sa talatang 3, datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, niwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Sa talatang 4, mga minamahal kong mga kaibigan, at ang sabi ng ahas o ni Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. Sa talatang 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng masama at ng mabuti. Mapapansin po natin, mga minamahal ko po mga kaibigan, na ang pagtukso ni Satanas sa ating mga magulang, lalo't higit kay Eva, sapagkat si Eva po ang nauna, ay tinukso ni Satanas na kung si Eva o ang tao ay kakain ng prutas na ipinagbabawal ng Panginoon na kainin nila, ay sila ay magiging kagaya ng Diyos. Mapapansin po natin na si Satanas ay ipinaunawa sa ating mga magulang na kayo ay huwag maging kontento kung paanong kayo nilalang ng Diyos. Kayo ay magiging kagaya ng Diyos. Ito rin po ang naunang isipan o pumasok sa isipan ni Satanas o ni Lucifer. Kaya po siya nagkasala. Kaya minamahal kong mga kaibigan, isang lesson po sa talatang ito. Magpasalamat po tayo kung ano po yung binigay sa atin ng Panginoon. At huwag na po nating isipin maging kagaya niya sapagkat ang Diyos po ay nag-iisa po lamang at wala pong magiging kagaya niya. Sapagkat siya po ay maluwalhati at tayo po ay kanya lamang pong nilalang. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa sanlibutan at sa ating mga tao. Sapat na po iyon na maramdaman po natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Ngunit sa kasamaang palad, ang ating unang magulang na si Eva ay nakita niyang mabuting kainin ang prutas. Siya ay lumapit, hinipo ang prutas, pinitas ang prutas. Ngunit, ano po ang nangyari? Hindi po siya nakontento. Binigyan pa po niya ang kanyang asawang si Adan. Si Adan po ay matalino, mga minamahal kong mga kaibigan. Alam niya, noong unang paglapit pa lamang ni Eva na nakita niya ang prutas, ay alam niyang si Eva po ay nagkasala sa Diyos. Alam ni Adan na si Eva ay mamamatay sapagkat sinuway niya ang Diyos. Pero dahil naramdaman ni Adan na malungkot mag-isa, kanyang naisip na magiging mag-isa na naman ako. Siguro marahil mga minamahal kong mga kaibigan, dito nagsimula yung kasabihang hindi ko kayang mabuhay pag wala ka. Sa pagmamahal po ng lalaki sa babae, siya ay kumain din. At silang dalawa, ano po ang nangyari?
Fear, anxiety, insecurity, guilt, emptiness, and loneliness ang kanilang naranasan. Sila ay nalungkot, sila ay pinalayas ng Panginoon. Hindi lang yun, mga minamahal kong mga kaibigan. Sila po ay nakaranas na magkaroon ng kamatayan. Kaya nga po, sa Genesis 3 verse 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Alam ng Diyos kung nasaan sila, sapagkat ang ating Diyos sa langit, kanyang nalalaman ang lahat ng bagay. Pero dahil ang tao ay nagkasala, hindi na naramdaman ng Panginoon ang kaluwalhatian ng tao at hindi niya na alam kung ano ang nangyari. Sapagkat ang tao ay naputol ang kanilang relasyon sa Panginoon sapagkat ang kaluwalhatian ay nawala sa pamamagitan ng ginawa nilang kasalanan. Ngayon, sino ang pinadala ng Diyos para iligtas ang tao mula sa kasalanan? Alam niyo mga minamahal kong mga kaibigan, ang kwento pong ito ay napakasweet. Marahil sa mga kapwa ko kabataan, mahilig kayo magbasa ng Wattpad, sa mga love story, pero minsan magiging bitter kayo sapagkat hindi lahat ng mga love story nagtatapos sa masaya. Malimit ay nagtatapos ito sa malungkot at ang mga partner ay nagkakahiwalay pa. Pero kung inyong babasahin ang banal na kasulatan at maintim ninyong uunawain ang mga pag-ibig o mga istorya ng pag-ibig dito ay magwawakas ng walang hanggan. Ang sabi dito, matapos na magkasala ang tao, pinabayaan na ba ng Diyos ang tao sa kasalanan? Pinabayaan na ba ng Diyos na, matapos mapalaya si Eva tsaka si Adan doon sa halamanan ng Eden? Yun ba'y hanggang ganun na lamang? Hindi po. Ano po ang nangyari? Ang sabi po dito, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mismong ang Diyos ay gumawa ng paraan. Isinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, sa kadahilanang ililigtas po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya po ay nandito na sa sanlibutan? Siya po ay nagpalayas ng mga demonyo sa mga nasasapian, nagpagaling, nagpadilat ng bulag, nagpagaling, bumuhay ng mga patay, kamismong si Lazarus, ay pinakita ng Panginoong Jesus kung paanong mahal ng Diyos ang sanlibutan at ang lahat ng tao. Pero minsan, naisip ba natin na gayon na lamang talaga ang pagmamahal ng Panginoon po sa atin? Minsan ba, mga minamahal kong kaibigan, naisip ba natin na kung gaano din po ba talaga natin tinanggap ang Panginoon? Alam niyo po, ang salitang mahal ang Panginoon, madali lang po yan. Bibigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Sa kapanahunan po ngayon, pag tinanong po natin ng isang tao, mahal mo ba ang Diyos? Madaling sabihin na, oo, mahal ko ang Diyos. Pero pag dumating na yung bagay na nandyan na yung mga pagkakataon, mga bagay na ginagawa natin para lamang sa pansarili nating kasiyahan, nalilimutan na po natin kung gaano tayo mahal ng Diyos. Kahit na ang ginagawa po natin ay mali na, sa paningin ng Diyos, basta tama po sa ating sarili, okay na po iyon. Madali pong sabihin na mahal natin ng Diyos. Ipinakita ng Diyos kung paanong mahal niya ang tao sa pamamagitan. Wala namang ginawa ang Panginoong Hesus sa sanlibutang ito, kundi ano po? Mangaral, magpagaling, magpakain, bumuhay ng patay. Lahat ng po yun ay sa pagtulong sa mga tao upang maramdaman po natin na mahal po niya tayo. Kaya mismo sa kapanahunan po natin ngayon, sa kabila po ng pagsubok sa ating buhay, pag po tayo'y dumalangin sa ating Panginoon, ano po ang nangyayari? Nararamdaman po natin na kumikilos po ang Panginoon sa ating buhay sapagkat may mga bagay o himala na nangyayari po sa ating buhay. Ano po ang ginawa ng tao? Ngunit anong ginawa ng mga tao kay Jesus sa kabila ng pinakita ng Panginoong Jesus sa atin? Sabi po dito sa Mateo 26, ang talata po'y 49 at 50, sabay po nating basahin. At pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, magalak,
rabbi or master or guru, ito pong salitang rabbi, at siya'y hinagkan at sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila sa kanilang at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Sa 57, at si Jesus ay dinila nang nagsihuli sa kanya sa dakilang saserdoteng si Caiaphas na dooy nangakakapisan ang mga iskriba at matatanda. Nang magkagayoy niluraan nila ang kanyang mukha at siya kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Mga minamahal ko, mga kaibigan, sa kabila po ng ipinakita ng Panginoong Jesus sa tao, sa ating lahat, ay mas pinili po natin na gawin kung ano yung pansariling kagustuhan natin. Dahil sa inggit ng mga iskriba at pariseyo ng mga tao na hindi nila pinaniwalaan ang Mesiyas, mismong ang bayan ng Diyos ay hindi pinaniwalaan na si Kristo ang Mesiyas. Kaya't anong ginawa nila sa kabila ng ipinakita ng Panginoong Jesus? Sila'y kanilang dinakip, binugbog, at kung ano-ano pang masasakit na bagay. At sa huli, mga minamahal kong mga kaibigan, ang Panginoong Jesus po ay napako sa krus. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kaibigan, lalo tigit sa lahi ko sinasabi sa mga kapwa ko kabataan, tayo po sa panahon po ngayon ay masasabi natin na talagang angat na, kumbaga noon pa. Tayo po ay matatalino, tayo po ay maraming kakayanan na gawin. Ngunit, ang mga ginagawa po ba nating ito ay nakikita po ba sa atin ang pagmamahal ng Panginoong Jesus? Alam po natin sa ating sarili na tayo po ay makasalanan, ngunit ang Panginoong Jesus po ay naandiyan para po sa atin, sapagkat noong una pa po lamang ay pinagkaloob na niya ang kanyang sariling anak. Ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa sanlibutang ito upang makasama po natin, upang iparanas po sa atin na merong Diyos na kayang pagalingin po tayo sa lahat ng ating kapansanan, na kaya po tayong busugin, na kaya po tayong palakarin, na mismo siya rin po naging dahilan kung bakit ang bulag ay nakakita na mismo ang Panginoong Jesus po ang namatay na sanay para sa ating kamatayan. Ang tanong, ano ang nais ng Diyos na gawin natin? Sabi sa Revelation 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kaya kung tatanungin po natin, mga minamahal kong mga kaibigan, bakit natin nararanasan ang mga mahihirap na bahay na ito, ang mga mahihirap na bagay na ito? Una pa po lamang, mga minamahal kong mga kaibigan, hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay maghirap. Noong nilalang niya po ang tao sa halamanan ng Eden, lahat po ng ating pangangailangan ay naandoon na mula sa pagkain, sa tubig, sa magagandang bagay, sa malilinis na hangin, at mismong ang buhay po natin ay hindi na po sana magwawakas. Hindi po gusto ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kamatayan at lahat ng kahirapan katulad po ng ating nararanasan ngayon. Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Minahal po tayo ng Diyos. Tayo po mismong tao ang pumili upang magkaganito po tayo ngayon. Ibinigay na po ng Diyos lahat ng pattern ng banal na kasulatan upang maging maginhawa at payapa ang ating pamumuhay. Kung atin po sana lamang nasusundin ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga kautusan, ang kanyang bawat saloobin para kung paanong tayong mabuhay, ay mga kapatid, siguro ating mararanasan, katayo man po ay magkaroon ng kahirapan, pero mararamdaman po natin na tayo po ay hindi po pinabayaan ng Panginoon. Sa tanong po na tayo ba ay kinalimutan o natutulog ba ang Diyos, mga minamahal ko pong mga kaibigan, hindi po natutulog ang Diyos. Tayo pong tao ang natutulog. Tayo po ay natutulog na may panaginip, na masarap na buhay sa pansarili po nating kakayanan. Pero sa oras na tayo po ay magising, pagdating po ng araw, mauunawaan po natin na ang lahat
po ng ating ginagawa sa pansarili nating kakayanan, sa pansarili nating kagustuhan, ito po ay walang saysay. Lahat po ng yan ay magtatapos. Kaya kung kayo po mga minamahal po namin mga manonood, mga kaibigan, mga kapwa o kabataan, mga mahal namin mga magulang, kayo po ba ay nakakaranas ng paghihirap? Gusto po ba ninyo na maranasan po ninyo ang pagmamahal ng Panginoon at maramdaman ninyo na kayo hindi pinabayaan ng Panginoon? Ang sabi po sa talatang ito ng Revelation 3:20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumating ng, at duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kung ating bubuksan ng ating puso at papapasukin po natin ng ating Panginoong Diyos sa ating puso at sa ating buhay, sa ating tahanan, ang Panginoon po ay kakaing kasalo natin. Sa makatuwid bagay, ang buhay natin ay magiging payapa. Dumating man ang pagsubok at problema, tayo ay magiging matatag sapagkat ang Panginoong Diyos ay nasa ating buhay. Bago po ako magtapos, atin po munang pakinggan ang isang magandang tinig o mensahe na ipagkakaloob po sa atin ng ating mga kaibigan. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot sa'yo, araw-araw mapipikot ka, minsan iyak pa. Araw-araw maghihirap, araw-araw magsisikap, magtatrabaho ng makaya, di naman sasaya. Pero huwag kang mag-alala, may niligaya sa'yo tuwing siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang mabigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging nandyan sa'yo. Pinsan na dama mo, walang silbi ka sa mundong ito. Nadama mo ang buong sakit na dulot nito. Araw-araw may problema, araw-araw may lungkot saya, araw-araw mapipikon ka, minsan iyak pa. Pero huwag kang mag-alala, may niligaya sa'yo tuwing siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang mabigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging nandiyan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, may niligaya sa'yo tuwing siya ay hindi pabaya sa'yo dahil siya'y kaibigan mo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Lumingon ka lang at siya'y handang magbigay kaligayahan. Siya si Jesus na tagaligtas, laging andyan sa'yo. Laging andyan sa'yo. Maraming salamat sa mensahe ng awitin. Alam niyo, sa awiting yan, napakaganda mga kaibigan.
sapagkat araw-araw po tayong nakakaranas ng problema, pagsubok po sa ating buhay. Pero kung hahayaan po natin ang ating Panginoon na pumasok sa ating buhay at siya mismo po ang mamalagi sa ating tahanan, dumating man po ang problema sa ating buhay, ito po'y ating malalagpasan. Sapagkat ang Panginoon po mismo, ang Diyos na lumikha po sa atin, mahal po tayo ng Panginoon. At bago po tayo magtapos, tayo po man ay sumandaling yumuko para po sa ating panalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami. Binigyan niyo na naman po kami ng panibagong pagkakataon upang mag-aral ng inyong banal na kasulatan. Sa mga nararanasan po namin ngayon, kami po'y nakakaranas ng lockdown, quarantine, o kung nasaan man po kami, kung ano man po ang problema ang aming nadarama. Minsan ay nalilimutan po namin na naandyan po pala kayo, na kami po'y inyong iniibig ng lubos. Ama naming Diyos, maari po ba na kayo'y pumasok sa aming buhay? Binubuksan po namin ang aming puso upang kayo po ay pumasok dito at mamalagi at kayo po mismo ang mag-control ng bawat pangyayari sa aming buhay. Upang magkagayon, Ama, kami po maranasan po namin ang maginhawa at payapang buhay sa kabila ng pagsubok. Naunawaan po namin, aming Diyos, na ang mga bagay na ito'y aming nararanasan sa kadahilan ng kami rin po ang may gawa. Pero naandyan po kayo, iniibig po kami. Kaya amang banal, Diyos namin na nasa langit, kawaan niyo po kami. Ibigay niyo po sa amin ang pagpapala ng langit. Kaya po, sa mga oras pong ito, himukin po ninyo kami na patuloy po kami mag-aral ng banal na kasulatan. Pagpapala po kami, nasaan man po kami ngayon, ito po ang aming dalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, mga minamahal kong mga kaibigan, mga mahal kong mga magulang. Sa susunod po, meron pa po ulit tayong topic. Sana po ay tayo po'y laging mag-aral ng banal na kasulatan at sa susunod po nating pag-aaralan, unti-unti po nating mararanasan ang pagmamahal ng Diyos at unti-unti po tayong lalapit sa Panginoon at tayo po'y lalakad at mabubuhay na kasama niya. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo.